Ito ang napakainit na balita. General Bantag, ibabalik sa Bilibid. Ayon pa kay General Katapang, wala siyang problema kung magbabalik man si Bantag dahil willing siyang bumaba sa pwesto bilang Bucor Chief at maging isang deputy na lang. Sa isang interview, humingi umano si Sekre Mulya ng tulong kay General Katapang dahil marami itong kinakaharap na problema. Kaya naman tinanggap ni General Katapang ang trabaho para makatulong sa DOJ. Pero yun nga, sabi ni Katapang, willing siyang maging deputy ni General Bantag sa Bucor. Ang tanong, makakabalik pa kaya si General Bantag? Ang problema, siya ang itinuturo ngayon ng mga testigo na mastermind. Payag ba kayong mga kababayan na ibalik si Bantag sa Bilibid? Ayon pa kay Kambal 20, something fishy right there. They want to take Bantag out of the picture. But people like Bantag back to his position. Why they still want to put Katapang as his deputy? For my own personal assumption, if Katapang is in the picture, there is a possibility that all the plans will leak. What's the real plan, Mr. Rimulya? Sabi ni Floradi Ocampo, tama po kayo General Katapang, magandang plano po nyo na bumaba na lang kayo ng pwesto. Masaya po ang taong bayan kay General Bantag. May tiwala po kami at lahat ng taong bayan po ay gusto mapabalik po si General Bantag. Ano ang masasabi nyo rito mga kababayan? Tanim alak sa Bilibid. You know what? Kanina, pinost po natin sa Maharlika Boljakera page natin sa Facebook na tinawagan ako nung tauhan ni General Katapang, sir. Natutuwa naman ako, sir, yung bagong Bucor Chief na ipinalit kay General Bantag. Dahil ang inyong mismong tao ay napaiyak pa nga siya, tinawagan niya ako na sinabi niya hindi daw po niya masikmura yung pagtatanim ninyo ng alak sa Bilibid. Tao niyo po ito. Okay, so mga kaibigan, kailangan malaman ng ating Pangulo kasi for sure hindi niya to alam. At manawagan din tayo sa ating DOJ Secretary na si Boyeng Rimulya na sir, baka naman, okay? Baka naman gusto niyo pa imbestigahan ang bago niyong inupo at kay DILG Abalos. Sir, para hindi kayo madamay, baka naman po. Okay, mga kaibigan. Ang sabi sa akin ng tao mismo ni Katapang na umiiyak pa kanina na hindi niya masikmura yung pagtatanim ni Katapang. Ito, maaring, sige, bigyan natin ng benefit of the doubt, maaring hindi totoo, maaring totoo. Pero kaya nga tayo nananawagan dahil yung mga baril, ito, yung mga baril ay pinlant na, kumbaga itinanim po ninyo, General Katapang, ayon sa tao ninyo. Yung mga kontrabando na ipinakita ninyo ay recycled daw yun, sir. Okay? Mga sir, mga ma'am, recycled. Yun yung mga dating ginalugad ni Sir Bantag, ni General Bantag. So, ni-recycle nyo po. Ang galing-galing. Okay, mamaya, paano natin ma-cross-exam itong nag-message sa akin at yung tumawag sa akin, text at saka tawag. Iko-cross-exam natin kung meron bang katotohanan yung ikinuwento niya sa atin based sa interview ni Katapang, I think 14-15 hours ago, sa SMNI News. Kasi tinranscribe ko ang bawat hibla ng laway ni General Katapang. Alright? So mga kaibigan, mga 31 million na umasa sa pagbangon muli and the rest of 110 or so Filipinos worldwide, you have to know. Okay? Yung mga cans of beer po, pinadeliver ni Angie Bautista. Okay? Na pinaayos niya sa mga inmates. Yung Angie Bautista, nabanggit yan ni General Bantag na may anomalyan. Pero hindi ko muna itatouch yung issue kay Angie Bautista kasi hindi ko pa siya masyado na-research. Mag-focus muna tayo sa tanim ng alak. Okay? Pinaayos po ng inmates. May isa pa na nagnangalang, okay? Ito, ano ba ibig sabihin nito? Sinulat pa to. Okay, ay, ito, buti nandito. May isa pa pong nagnangalang Maria Elena Garlitos. Okay, tandaan nyo to, baka may nakakilala sa inyo. Maria Elena Garlitos na taga-Correctional Institute for Women in Mandaluyong. Alright?
siya po ang pumunta. Ito pa, you have to know. Ikalat nyo to mga vloggers, so mayroon na kayong content. Mga palangga ko. Come on, total, tamad-tamad nyo mag-research eh. Sige na, bigyan ko kayo ng content. Alright? Okay, may isa po na nagnangalang Maria Elena, okay, na taga Correctional Institute for Women, tao siya ni Angie Bautista, alright, na pumunta sa Bilibid para magpagawa ng sulat sa mga inmate forced to write a letter para sabihin na ng negatibo laban kay General Bantag. Imagine nyo, ito, sabi ko sa kausap ko, unahan na natin ang media. Okay, pag lumabas ito, o baka baguhin nila yung script, mga kaibigan, ulitin ko po ulit mga palangga. So, ang kasabwat ni General Bantag, yung mga friendship daw niya, na si Angie Bautista at itong Maria Elena, alright, ay kinakausap sa kasalukuyang panahon ang mga inmates kinakausap forced sa pilitang pagsulat ng mga pangit upang aabuso di umano ni General Bantag nung siya ay nandiyan sa Bucor para sirain si General Bantag. Ulitin natin, base sa informant natin dito na tao mismo ni Katapang na naaawa daw siya, wala siyang magawa. Kailangan niyang sumunod dahil kung hindi, siya ang babalingan. Ang mga alak ay itinanim at inorder nila. Let's go to that order. Okay. Ang kasabwat dito si Katapang. Okay, sorry ha, hindi si Bantag. Si Bantag ay biktima dito based dito sa sulat. Okay, sorry, medyo nagmi-mix tayo. But you know, you have to pay attention dahil ang lola mo emotional today. Ulitin ko. Si Katapang, si Bautista at si Garlitos ay magkasabwat. Sabi mismo ng tao ni Katapang na pinupwersa ang mga inmates na magsulat para sabihin na sila ay pinagmalupitan ni General Bantag. All right, mga palangga. Obvious naman kasi yung mga beer, all right? Yung mga beer, yung Red Horse ba, na naalala ko tuloy si Dodong Manny kapag may nakita akong pulang kabayo, pisting yawa, ngarod. Anyway, mga palangga. Here's the thing. Iko-cross-exam natin ngayon si Katapang. Alright? Ayan. Gusto ko lang din sabihin sa inyo na sa ngayon, may mga natitira pang mga kababayan nating igrot, mga taga-Cordillera na nagtatrabaho sa Bucor na sinesearch, anong tawag doon? Sinesearch, no, hindi search ang tawag, na ginigipit ni General Katapang kasi ito daw ay mga tao, dating tao, ni Bucor Chief Bantag. So kung titignan ko yung pattern, yung style ng panggigipit sa mga workers, mga tao na naiwan doon sa Bucor na nagtatrabaho lang naman sila. It just so happened, syempre, na na-elect, na-hire sila during General Bantag. So natural, yung iba sa kanila, taga-Cordillera, di ba? So yung mga taga-Cordillera daw po ay ginigipit ngayon. At parang ano tawag dito, ginigipit is the word nitong bagong chief na to na si Katapang. Ngayon mga palangga, tama ba ito? Ito po ay may pattern ng panggigipit even yung mga kaibigan natin sa Malacañang. Ahas kaya ang author nito, mga ahas? Kasi it's the same thing with me, para hindi natin makakalimutan lahat ng associated kay Maharlika o yung mga taong even nag-resign o not o tinanggal, you know, dyan sa Malacañang, lahat ng association nila, lahat ng mga even acquaintance siguro, ay pinapa-cancel. Alright? So, hindi na muna tayo dadako doon. Pumunta tayo sa cross-exam. Okay? SMNI News ang ating source na in-interview siya nung si Katapang. Unang katanungan, dito natin masusukat ang kasinungalingan mo, General Katapang. Okay. Ang tanong sa kanya, okay, this is the question.
Right. Ano po, sabi po, ano po ba ang, ito question. Ay, ito pala, saan ang tanong ni Admar? Hi, Admar. Sabi ni Admar, saan po ba nakaimbak itong mga kontrabando? Ito ang sagot ni Katapang. Tinanscribe ko para hindi tayo magkamali. Yun nga, sabi niya, noong umupo ako, sinabi ko sa mga commanders, kung pwede, pakiusapan naman natin. Okay? Pwede pakiusapan naman natin ang mga inmates. Okay? Ang tanong sa kanya, saan po nakaimbak ang mga kontrabando? Ang sagot, ang tanong saan? Pero ang sagot niya iba. Okay? Sagot ni Katapang to. Yun nga, nung umupo, sabi ko, yung masama commanders, baka pwede pakiusapan, nasiyahan ako. O dapat hindi rin ako masiyahan sa sobrang dami ng mga alak. But it's a good start. Sabi niya na mayroong coordination ang mga inmates. Alright? Tapos sabi niya, ito, sabi ni Katapang, ito daw ay nagpapatunay na may mga epektos at paigtingin natin ang intelligence. Chuchong ganyan. So kailangan na naman ng budget nito. Anyway, here's the thing pating. Ang tanong, saan nakaimbak ang mga nahuli o idiniliver? Well, hindi niya masagot kasi nga naman, hindi naman talaga nakaimbak kasi based sa kanyang tao mismo ay idiniliver po. Okay? Ngayon, nandito tayo sa husgado ni Maharlika, alright? Nasa korte tayo ni Maharlika. Kaya deal with me. Second question. Tanong ng isang host. I forgot his name. Voluntaryo po bang isinorender General Kabantag? Ay, Katapang, sorry, pinaghalo ko na. Kabantag. Okay. Voluntaryo po bang isinorender General Katapang? At kailan ito isinorender? Ito ang kanyang sagot. Sabi ni Katapang, may suspect na kami na nasasakyan medyo malaki yung mini truck na close van nung ipinasok yung mga canned beer sa loob. So siguro, hindi naman sa inmates yan. Paano naman makalabas ang mga inmates? Maghahakot ng ganyan? Siguro may mga kakutsaba yan sa mga namumuno sa maximum unit. Mr. o Sir General Katapang, ang tanong, voluntaryo bang isinorender? Ang sagot mo, may suspect na kami na sasakyan, medyo malaki. Di ba? Medyo malaki, close. Mini truck, tapos close van. Di ba magkaiba yun? Ang truck at saka close van. Dito pa lang mga palangga, yung train of thoughts ni Katapang ay sinungaling na. Why? Pag tinanong ka, voluntaryo po bang isinorender? Kunyari ako ang lawyer. Siyempre, kung ikaw ay present doon sa pangyayari, alam mo exactly kung voluntaryo o hindi. Ang sagot ni Katapang, may suspect na kami yung sasakyan, medyo malaki, medyo maliit, truck na close van. Paano nagkapareho ang truck at saka van? Magkaiba yon. Correct me if I'm wrong. Diba mga palangga? Kasi kung na-witness ng isang tao sa makatuwid, kung ikaw ay nadapa, pag tinanong mo yung anak mo, anak, saan ka nadapa? Kung ikaw ay nadapa, sasabihin ng anak mo, mama, nadapa po ako dun sa may kanal, sa kapit, sa may kanal, sa katabi ng balon, na malalim, di ba? You know, ang sarap ipasok dun si, itong pinag-usapan natin. But anyway, yun po dapat ang reaksyon. Kasi na-experience mo, nakita ng 10 mata mo, kung meron ka 10 mata, kung ikaw ay, ano ba yung animal na 10 ang mata? Pinya. Yung prutas pala, pinya. Okay, go. Sir, ang salidali ng sagot ng tanong sa'yo, voluntary po bang isinorender? Ang sagot mo mali. Meron na kayong suspect. Ang tinatanong po, kung paano isinorender, hindi po itinatanong sa inyo kung paano ipinasok ang mga epektos. Kasi ang sagot mo dito, ayun, meron na kaming suspect dyan, malaki may, yung mini truck, close van, ipinasok ang mga canned beer. Ang tanong kung paano isinorender, hindi paano ipinasok. Kaya kung ako ang judge doon, guilty na kaagad kayo. Alright? Pangalawang katanungan, mga hipad.
kailangan buksan ang isipan ng ating mga kababayan ng inupo. Baka hindi alam ng ating pinakamamahal na Pangulo, ito ay kroni, ito ay tao ni Noynoy. Wala naman tayong problema kung ito ay dilawan, kung walang bahid. Pero dito pa lang, mga Ilonggo, hindi na nagsilinanto ang kanya mga sagot. Yan, kumbaga yung mga sagot niya nagsusuntukan. Okay, inulit-ulit ang tanong. Paano po ito isinorender sa inyo? O, diba? Yung unang tanong, voluntaryo bang isinorender? Dahil hindi na-satisfy yung host, yung mga anchors ng SMNI, inulit-ulit. Paano ito sinorender sa inyo? Ang sagot ni Katapang, mawiwindang kayo. Yung sa palagay ko, mas malalim na investigasyon yan. Kung saan nailagay yan. Hindi pa naman ako pwede magtukoy ng mga tao, pero ongoing po, siguro next week po, kung kanino nang galing ito, ang mga Red Horse na ito. Ang tanong, paano ito sinorender? Diba? Kung ikaw ay nandoon, paano isinora, ano yung moment na yun, nung oras na yun, paano isinorender? Sila ba ay naglalakad, gumagapang ba sila mula sa kanilang mga selda at bit, itong mga alak na ito, itong mga kontrabando na ito, paano? Pagapang, patalon, tumatumbling? Yun yung tanong, General Katapang, malulukuhin yung tao, my God! Napakatalino ng Pilipino para i-underestimate nyo ang aming intelligence, darling. Okay? Paano ito sinorender sa inyo? Ang sagot mo, yung sa palagay ko, mas malalim na investigasyon? What the heck? Oh, sabi niya, siguro next week po, kung kanino nang galing itong mga Red Horse na ito. Kung kanino nang galing ang mga Red Horse na ito. Hindi mo ba matukoy kung sino ang inmate Juan de la Cruz, Petra, Pedro? Kung talagang naganap ang pag-surrender, kaso nga, based sa ang inyong tao na informant na tumawag sa akin at nag-text, ito ay tinanim. So definitely, hindi mo nga naman masasagot kasi kung walang nangyari. Sabi pa niya, kasi po, binibenta yan eh. Sabi ko nga, pag isang Red Horse na ganyan, malalasing ka na kasi nga, napakamahal eh. Malalasing ka sa presyo. Anong ka-chipan yan? Ang tanong sa'yo, sir, paano ito sinorender? Hindi ka tinatanong kung malalasing ba ang iinom nito sa... sa presyo, ano ba ito? Alam mo niyo, nakakatawa kayo. Pero talagang... Alright, pangalawang tanong. Ay, pangatlo na to. Ito ha, makulit din tong host. Magaling din to mga host ng SMNI. Sinorender po ba or nakumpiska ninyo ang mga droga? Una, di ba, alak. Tapos tinanong, sinorender po ba o kinumpiska? Okay. Here, sabi ni Katapang, yan po, kinumpis ka na yan kasi. Sabi ko, huwag niyo akong hintayin na ako ang papasok dyan. Kayo ang mananagot dahil nasa responsibilidad niyo yan na hindi dapat i-allow yan. Okay, puputulin ko dito. Ang tanong, susurrender po ba o nakumpis ka? Ang tanong niya, yan po ay kinumpis ka na yan kasi sabi ko, huwag niyo akong hintayin na ako ang papasok dyan. Pag sinabi mong nakumpis ka, ibig sabihin, pinasok niyo. Tama, judge, attorney, nandiyan ka ba? kinumpis ka, ibig sabihin, okay, ibig sabihin palangga, sabi niya, yan po ay kinumpis ka. So, ibig sabihin, pinasok nyo nga. Hindi voluntaryo. Suntukan na naman ang mga sagot ni sir. Alright. Kinumpis sa yan kasi sabi ko, wag yun na akong intayin na ako ang papasok. Diyan kayo mananagot dahil nasa responsibilidad nyo yan na hindi dapat i-allow yan. So, mukhang maganda naman ang pasok na mga bagong commander. Oh, pinuri niya yung mga bagong commander, bagong talaga. Sabi niya, napakiusapan din sila na ilabas na ang mga drugs pati mga cellphone. So ibig sabihin, hindi niyo kinumpis ka. Kung pinag-usapan niyo, voluntary yun. Diba? Kasi once kinumpis ka mo, kubol to kubol yan, mga palangga. At saka obviously, the way na magsalta po kayo, alam niyo yung, sabi ko nga kanina, yung train of thoughts niyo, alam niyo yung
nung si General ano Bantag nung in-interview siya, punong-puno siya ng ta ng ano ng emotion. Spontaneous siya. Kung ano yung tanong, yun yung sagot. Pero kayo po, iba-iba eh. Nakainom po ba kayo ng Red Horse? Teka, yung medalyon ko para hindi ako matanggalan ng power. Powerful ang Lola today. So okay, question. Next question. So yung mga laptop, di ba meron tayong idalaw sa bilibid? O, yun yung tanong ni ano ng SMNI. Di ba meron tayong idalaw sa bilibid? Ito po yung cross-examination ha, kasi may nagtimbre sa atin na tinanim talaga itong mga kontrabando na ito. O, tinanong siya tungkol sa mga what you call, laptop. Sabi ni Katapang, opo, yan nga po, bawal kasi yan. Hindi po yan tinotolerate. What was the question? Okay. Yung mga laptop, di ba meron tayong idalaw sa bilibid? Kasi nung nagkaroon, para i-explain lang natin. Nung nagkaroon ng pandemya po, ay inalaw na itong idalaw. So, legal yan. Legal yan na inaalaw yung idalaw na nag-uusap sila through Facebook, FaceTime, o whatever, kung ano yung Zoom ba, kung ano yung way nila of talking, yung pamilya at saka mga inmates. Ang sagot ni Katapang, opo, yan nga po, bawal kasi yan, hindi yan tinotolerate yan eh. Kailangan talaga mag-isip tayo ng ibang paraan kasi hindi naman pwedeng hindi sila makapag-usap ng mga mahal nila sa buhay. Paano sila magre-reform kung hindi sila high moral na nakakausap nila ang kanilang mga kamag-anak nila, di ba? Kailangan din nila ng pagkakataon na makausap. So yan ang pinag-iisipan namin. Eh, sabi niya, yung napapanood niyo sa TV o sa pelikula, yung merong phone booth, no? Sabi niya, may time silang tumawag sa pamilya, o kaya kung dinadalaw sila, meron silang mga telepono, kung meron silang telepono, kung mag-uusap sila, pero parang, sabi niya, pero parang, alam mo yung parang salamin, yun po yung pwede i-reforms. Puputulin ko dito, sir, yung sinasabi niyong telephone booth, para sa akin, hindi na po modelo yan. Hindi yan modern. Kaya nga may Skype na tayo, may Zoom tayo, may FaceTime o whatever. Tapos, ano, pandagdag na naman sa budget, gagawa tayo ng booth. O, magkoconstruct tayo ng mga telephone booth, yung pampelikula katulad sa Amerika. Di ba, ang tanong lang naman sa'yo, yung laptop yan, dahil mo sinasabi. Di ba, mas easy yun, wifi lang ang katapat at internet. Yeah, pareho lang yun. Wi-Fi at saka computer. So dito kasi, yung tanong, sir, hindi mo nasasagot. Sabi pa ni Katapang, kasi sabi nga ng isang senador natin, yung init ng katawan, hindi dapat maging init ng ulo. So they need really na magkaroon sila ng communication sa mga mahal sa buhay. Ano yun? Diba? Ang tanong sa'yo yung laptop. Ang dahil mo sinasabi. Oh, inulit ni Admar. So, general, yung laptop po ay kanino po ba yun? Oh, inulit ulit kasi hindi mo naintindihan. General ka pa naman. Sabi niya, pagmamayari po ba ng preso o pagmamayari ng Bucor? Yun yung tanong, sir. Kasi, based nga sa informant na tao ninyo, eh, nagtanim po kayo. Magtanim ay di biro. Dapat pala nasa ano kayo, nasa agriculture, kasi farmer pala kayo. Dapat doon kayo inupo ni BBM instead na siya. Magaling kayo magtanim. Okay, ang sagot ni Katapang. Okay, sa tanong kung ang laptop ba ay sa Bucor o sa mga inmates. Sabi niya, pagmamayari po ng preso yan, hindi naman po inaalaw ng Bucor sa loob. Okay? Sabi niya, pinagdududa ko dyan, baka ginagamit niyan sa online gambling. Medyo foul yan. O bakit naman ka naman tumalon sa online gambling? Sabi mo, sir, pinagdududahan mo. E ba't hindi ka nag-imbestiga? Bakit hindi mo sinearch ang laptop sa history ng laptop? Eh, Diyos ko po, may budget kayo sa intelligence. Sa mga tech, mga high, ang tawag dyan, mga IT, high-tech tuloy sa mga IT, hindi mo tinignan yung laptop kung may history ng paglalaro sa online gambling, eh sabi mo, duda ka. Diba? So, valid yun. Duda kasi ako dyan, ganito, ganyan. General po kayo, Bucor chief, hindi naman po kayo Marites. Foul talaga.
Ang pinagdududahan daw niya is foul, medyo may online gambling. Tumalon po kayo. So definitely, ang tanong sa inyo yung tungkol sa laptop. Kung ano-anong pinagnangawa ninyo, sir. Ang sagot mo, pagmamayari, hindi naman inaalaw ng Bucor yan. At saka inaalaw nga eh. Ang laptop inaalaw para sa idalaw. You decide, sweetheart. I'm just opening your neurons tonight. Ay, morning na pala, 1:15 a.m. Next question. Ito, mawiwindang kayo mga palangga. Sabi ni Admar, madali kasing tandaan ni ang pangalan ni Admar. Sino yung isa? Yung kapartner ni Admar. Okay, hi Admar. Okay, sabi ni Admar, dati, sir, dati may media. Usually, meron pang video yan. Pero, sabi niya, sir, di ba dati may media? Sabi niya, meron pang video yan. Sabi niya, bakit po, ang tanong, bakit walang media? Okay. Sabi ni Katapang, listen to this. Meron namang video yan, pero hindi na namin kailangan ilabas yan. Wow! Basta kami nanindigan na ito, kinuha doon sa loob. Okay, kinuha doon sa loob. Alright, stop ako dito. Sir, hindi ba dapat star na star kayo kung nabidyohan yan na talagang uplan linis, ano sabi na, uplan paglilinis o uplan galugad? Oh. Di ba mga palangga? So dapat di ba may video yan? Bakit hindi kailangan ipakita? Ebidensya yan ah. Papalakpak si BBM niyan pag nakita. Sir, DILG Secretary Abalos Benhor and DOJ Secretary Boyeng Remulla, may palpak po dito sa ino po niyo. Hindi na daw kailangan ipakita yung video. Hindi na daw kailangan ilabas. Hindi ba yan ang pinakamatibay na ebidensya para malaman natin kung hindi recycle yung mga inilabas niyong mga red horse? At yung, no, it's not recycle, yung mga pera, mga droga, at kung ano-ano. At saka, sir, ito ha, oy, kayo dyan sa Bucor. Kay Abalos na lang, tsaka kay Boying. Sir, tignan nyo yung expiration date ng Red Horse. Makikita yan, doon palang mahuhuli yan. Kung kailan minanufacture, kung ito imbestigahan ng bonggang-bongga ng gobyerno, malalaman yan. Saan? Kasi may batching yan, mga palangga. Kailan ginawa yung mga Red Horse na yon? Kailan? Anong date? Baka mamaya, ginawa yan kahapon lang. Dineliver fresh from the plant. Mula sa planta. Doon palang mahuhuli mo na expiration na yan, palangga. Madali lang yan. Hatulan na ba natin? Makikita yan, mayroon niyang batching, may expiration and everything. Huli ka na doon, sir. Tsaka, yun lang, meron bang mga pare-pareho, mga, at saka unang-una, lahat ng tao, iba-iba ang taste. Like ako, I like margarita, I like vodka, I like tuba, I like shoktong. No, hindi pala shoktong, matapang yun, tuba. So yung mga ganon, so lahat ng preso, pareho ng taste buds, ganon. Anyway, obvious naman po. Sabi niya, ilalabas yan basta kami nanindigan na ito kinuha doon sa loob. Kinuha niyo sa loob, akala ko ba voluntary? Na isinorender. Hindi, magkaiba yung voluntary sa kinonfiscate mo. When you say voluntary, si inmate gumapang, o sabi ko nga kanya tumambling papunta doon kung saan man opisina ng, you know, kung saan man sinosorender. Yan, sinabi mo dito eh, kinuha niya sa loob. So doon pa lang nag, you know, contradictory. Sabi niya Katapang kasi alangan naman na sabi niya imamanufacture namin yan accord yung accomplishment na yan. Eh, hindi naman yata karapat dapat na gawin yan. Wow, defensive. Eh, tignan natin yung manufacturing date nang malaman natin. Sir Boyeng Remulla, nagkita po tayo nung May 9, dyan sa celebration natin kay BBM. Sec Abalos, hindi ko pa po kayo nami-meet. Baka naman, kung gusto nyo talaga para ibangon muli ang Pilipinas, at hindi kayo mapahiya sa 31 million and 110 lahat na Pilipino. Well, I'm talking about yung 31 na bumoto and 110 lahat na nakapopulasyon natin sa Pilipinas. Sir, imbestigahan mo manufacturing date nitong Red Horse na to. Tignan natin kung hindi kakalaboso to. If you're really para sa bayan. Yan ang hamon namin sa inyo.
Tignan nyo kung kailan inilabas, kailan ginawa, saan. Makikita yan palangka even kung saang planta ginawa ang alak na yan. Do you think stupid ang tao? Of course not. Oh, another question. Naniniwala ba kayo na mayroon pang mga kontrabando sa loob? Okay, ang sagot ni Sir Katapang, naniniwala ako, hindi yan hihinto kung hindi mo ipapakita sa kanila na talagang desidido ka na bawal magpapasok dyan. Kasi yung bilibid natin, contested area yan. Pag nalingat ka at hindi ka nagbabantay maigi, magpupuslit sila. Pero kung nakita nila na bawal yan, hinuhuli yan, di pinapayagan yan, eh mapupuksa natin. Hindi ko naman sinabing 100%.